Hey mga kaibigan, for this video, i-share namin sa inyo kung paano magtanim ng palay at kung gaano ka-helpful ito para sa aming manukan. Ipapakita din namin kung paano gamitin ang produkto nito. Certified, walang tapon. So, magsimula tayo sa pag-aararo. Kasi pagtapos ng anihan ng palay, aararuhin siya kaagad para maabutan pa ang third cropping. Dito kasi sa probinsya ng Antique, hanggang third cropping lang per year. Then, after nyan, tinataniman na lang namin ng munggo. Para exacto lang ang pag-ani ng munggo, balik naman tayo sa first cropping. Bago itanim ang mga palay, binababad muna namin ang mga ito sa tubig para mabilis silang tumubo. So sa lahat ng uri ng pagtatanim na gamit namin ay puro tradisyonal pa rin. Mayroon na ngang mas advanced na teknolohiya, ngunit iba pa rin ang production rate pag tradisyonal. Walang tapon kumbaga. Gumagamit lang kami ng chemicals para sa mga damo. Ang brand ay Sofit at saka sprayer. Thank you.
hindi na namin nakuhaan ng video ang pag-ani. Kaya skip tayo sa part kung saan binibilad na namin ang palay hanggang sa maging dry na ito ng lubusan at pwede nang gawing bigas. Yung rice bran at saka yung binlid ay siyang mga ginagamit namin na pagkain minsan ng aming mga manok. So yun nga, that's pretty much about it mga kaibigan. Hanggang sa susunod ng video, happy farming!